Hi guys! Welcome back! Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account sa Lazada. First, search nyo muna yung Lazada Seller Center sa browser nyo. So ayan, sinearch ko na siya and then click nyo lang yung Lazada Seller Center. May makikita kayo sa baba na don't have an account yet, become a seller. So click nyo lang yun. And then, may pagpipilian kayong tatlong option. Yung Lazada Mall Seller, tapos Local Seller, and then Lazada Global Seller. So, basahin nyo na lang siya. Basta, click lang natin yung Local Seller. So, dito, pipili lang kayo kung individual or corporate account. And then, enter nyo yung mobile number nyo. Reminder lang, isang mobile number is equivalent to one account. So, ayan. After nyo ma-enter, i-verify nyo lang siya. Ayan. And then, makaka-receive kayo ng text dun sa mobile number nyo. Dapat active siya para ma-receive nyo yung verification code. So, enter nyo lang siya. And then, magsisetup naman tayo ng password. Sa password, at least 8 characters, including 1 letter, 1 number, and 1 symbol. Then, after that, confirm nyo lang yung password nyo. Again, yung sa mobile number, isang beses nyo lang siya magagamit sa pag-create ng account. So, pag nagamit nyo na siya sa isang account, hindi na kayo makakapag-create ulit ng another account with the same cellphone number. Ito naman, enter nyo lang yung email address nyo. Dapat may email address na kayo before kayo mag-create ng Lazada account. It's the same with the mobile number. Once makonect mo na yung email address na to, dito sa account na to, hindi mo na siya ulit magagamit sa pag-create ng another account. Next naman, lagay nyo na yung shop name. Yung shop name na ilalagay nyo, hindi nyo na siya mababago. So, dapat pag-isipan nyo maigi. And sure na kayo doon sa shop name. Then, once na-enter nyo na siya, click nyo lang yung I've read and understood Lazada terms and conditions. Then, click nyo lang yung sign up. After that, so kailangan nyo na lang i-update yung address nyo. Make sure na lang na lahat ng details na ilalagay nyo is tama. And then, after that, then click nyo lang yung save button sa baba. Ayan, may Lazada account ka na. The next step naman is mag-upload ng product sa Lazada. So that will be on our next topic. Sana nakatulong itong video na to and see you on our next topic. Bye-bye!